Happy Fiesta, Sir Bino Lobos, bayan kong sinilangan kung saan ako lumaki at nagkaisip. Happy Fiesta sa inyong lahat, sa ating lahat. Dahil po sa lockdown, ako ay nandito sa kabilang bayan at saka hindi pa rin po ako bawal. Bawal pa po ako mag-travel dahil po sa aking surgery. So, ngayon po ay piyesta ng aming bayan at saka 3rd year date anniversary ng aking anak. So, bago pong lahat, gusto ko lang sana pasalamatan lahat ng nag-comment, nag-like, nag-subscribe sa channel ko. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and hit the bell para ma-update ko kayo sa susunod na mga video ko. So, ngayon po, piyesta sa aming lugar, sa Silvino Lobos. Sa ngayon po ay lockdown doon. Bawal po pumasok ang mga taga-ibang bayan, so iwas na rin po sa mga sakit or ano pa mga virus. So para maiwasan po ay sila ay nag-lockdown. So yan po, wala pong tulad sa dati na may mga sayawan, ganoon, mga simpleng celebration lang po. At saka ngayon po ay 3rd year date anniversary ng anak ko ngayong June 15. Nakakalungkot man isipin na wala na yung anak ko pero kailangan kong tanggapin dahil yun ang bili niya sa akin. Hindi ako pwede malungkot kasi malulungkot siya. Lagi daw ako nakangiti. Ang sabi pa niya sa akin yung huling habili niya, Ma, improve yourself tulad ng dati. Ayokong malungkot ka kasi malulungkot din ako. Gusto ko lagi kang nakangiti. Sa ganun ay masaya daw siya doon. So, para sa anak ko, maraming salamat sa mga huling yakap mo. Sa pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Kahit sa huling sandali, yung mahalikat na kayakap sa akin. Maraming salamat. At pasensya na kung hindi ako kasama sa paglaki mo, alam mo naman, di ba? So yun lamang, sana ngayon ay nasa piling ka na ni God. Gabayin mo na lang yung mga kapatid mo at ganun din sa akin. Alam ko mabuti yung kalagayan mo dahil mabuti kang anak. So yun, balang araw makikita din tayo sa tamang panahon. Saan ka man naroon, alam kong masaya ka dahil masaya rin ako. Ayaw mong nalulungkot ka, kaya kahit nalulungkot ako ay pinipil kong maging masaya kasi yun yung gusto mo. Sinsya na kung hindi ako nakapunta sa dun sa cementerio ngayon, alam mo naman nasa Cavite ka, ako ay nandito sa Samoa, alam kong maiintindihan mo ako. So yun lang po, dasal ko lang na sana patnubayan ng Panginoon yung pamilya ko at ilayo sa mga sakit. Alam niyo po guys, lahat po ng mga nagiging YouTuber ay may kanya-kanya pong dahilan. May kanya-kanya po silang dahilan kung bakit sila gumawa ng YouTube channel. Ako po ay isa ko pong dahilan bakit gumawa ako ng YouTube channel dahil dun sa anak ko. Ang anak ko po yung namatay. Siya po talaga yung dahilan. Kaya ako nakagawa ng mga video, gumawa ako ng YouTube channel. Siya po ay napakabait na bata at siya po ay, ang pangarap niya ay maglingkod sa bayan. Gusto niya ay, pagkatapos ng pag-aaral ay gusto niyang maging isang sundalo. So, yan po. Gusto niya maglingkod sa bayan. Kaya ako po ay gumawa ng YouTube channel. Dahil sa kanya po, bali na-inspire ako sa kanya. Siya po ay matulungin
mabait na bata at mapagmahal. So, yun po. Ang pinakaano ko talaga ay makatulong sa kapwa, lalong-lalo na doon sa mga taong may sakit tulad ng anak ko. Sakit ng mga cancer, yun talaga yung gusto kong matulungan. Kung halimbawa man mag-grow yung channel ko o lumago, gusto ko yung, hindi ko naman sabihin lahat ng may sakit ay matutulungan ko, pero yung goal ko talaga makatulong lalong-lalo na sa may sakit na cancer. Kasi alam ko sa sarili ko, alam ko talaga at saksi ako paano naghihirap yung mga may sakit, yung mga nagbabantay, yung mga magulang, dumadayo pa sila sa Maynila, nagta-travel pa sila para lang may paggamot yung anak nila. Tapos pag nandun po ay hirap na hirap sila, kahit sa pambili ng pagkain ay walang-wala sila, pamasahe, paghanap ng dugo ay as in walang-wala. Kasi naranasan ko rin po, kasi naranasan ko rin yun, naranasan ko nung anak ko ay nasa ospital. Kaya ito po yung mga dahilan ko kaya ako nakagawa ng channel or YouTube. Yung nagiging inspiration ko yung anak ko, nakakagawa ako ng mga video dahil sa anak ko. Sa totoo lang, hindi po mahirap po maging YouTuber, kasi para kang tangang nagsasalitang mag-isa, hindi po ba? Para kung may mga karinig lang sa'yo, baka pag-isipan ka pang isa kang baliw. So yun po yung dahilan kaya ako gumawa ng channel, or gusto ko maging isang YouTuber. Kasi kung lumago man yung channel ko at mag-grow, at kikita ako, itutulong ko rin po yan. Itutulong ko sa mga may sakit. Lalong-lalo na po yung may sakit na cancer. Yun talaga yung pinaka-goal ko. Kasi kitang-kita ko, naranasan ko kung paano maghirap yung mga may sakit. Lalong-lalo yung may mga leukemia. Naghahanap sila ng dugo, wala silang pambili. Wala silang pamasahe. Yun po yung talaga pinakagul ko, makatulong sa kapwa. Kasi ang sarap sa feeling ng nakakatulong. At saka yun din ang gusto ng anak ko. Makatulong sa kapwa. Magsilbi sa bayan. Kaya gusto ko yung gawin. Kasi yung anak ko ay inspiration ko. Nang dahil sa kanya, ako po ay nakagawa ng channel. Nakagawa po ako ng YouTube channel. Nang dahil po sa anak ko. Kaya para sa anak ko, message ko sa inyo. Alam ko naririnig mo ko ngayon. Kasi ngayon ay 3 years anniversary mo. Maraming salamat sa iyo, baby ko. Maraming salamat sa mga huling yakap at halik mo. Maraming salamat sa pagmamahal na pinadama mo sa akin kay Soling Sandali. Hindi ko 'yun ang makakalimutan. Mananatili ka sa puso ko. At ito yung pintas mo, sulsul ko. Sorry, di ko lang napigilan na emosyonal. Sobra lang kitang namimiss, baby ko. Tatanda mo, lagi mahal na mahal kita at mananitili ka sa puso ko.
Ayun lamang po guys, kaya guys, support nyo ako para sa goal ko. Hindi po para sa akin. Gusto ko makatulong sa kapwa ko. Sorry. Kaya guys, support nyo na ako. Panoorin nyo lahat ng mga video ko. Malaking tulong na po yan sa akin. At para matupad ko yung pangarap ko, yung pangarap ng anak ko na makatulong sa kapwa, ipagpapatuloy ko. Yun po. Sa isang subscribe nyo po at panonood ng video ko ay malaking tulong na po yan. Hindi lang ako natulungan nyo, kundi ibang tao din. Kasi kung halimbawa man kikita na ako, itutulong ko po. Yun po ay pangako. So, yun lamang po guys. Sinuulit ko. Support nyo ako. At saka, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At huwag kalimutan pindutin yung bell para ma-update ko kayo sa mga susunod na mga videos ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless all. Thank you. And thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.